na tayo. Tawagin nyo na rin ang tatay nyo para makakain na rin. Opo, Nay. Tara na. Ano ba ang nangyari? Sino ba ang nagpaiyak dito? Ito naman kasi si Esong, pinaiyak na naman si Nene. Paano hindi iiyak? Eh paano? Sa nauna? Tama na nga yan! Dominador, ikaw na nga tumawag sa tatay mo para makakain na tayo. Inay naman, it's Domina. Tarantado ang bata to, pag narinig niya ng tatay mo. Sige ka, bakalan mo. Tarantada, Nay. Babae, Nay. Hindi ka ba talaga titigil? Asan yung wales? Ito na, Nay. Pupunta na. Suplada naman ni Nanay. Ay! Ano ba yung dumila doon? Nakapulat ka naman. Kakain na po kasi tayo, Nay. Nasige, anak. Pagkatapos natin kumahin ikaw na magpatuloy itong sinisipak ko, ako'y napapagod na. Bakit? Asan ba si Junior? Di ko makita. Ah, yan lang po ba, Nay? Nako, napakasisiw. Basic lang yan. Mas mana ka talaga sa akin, anak. Makisig. Mamaya na yan, anak. Kumain na tayo. Sige po, Tay. Ano? Opo, Tay. Ano ba yan, Sabel? Masyado ka na ating nasusubsob sa pag-aaral. Itantabi mo muna yung mga aklat mo at sabay-sabay tayong kumain sa kinanda ng nanay mo. Pasensya na po, Tay. At ako'y nababahala sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Kung makakakuha ba ako ng scholarship ko. Ay, oo nga pala, anak. Kumusta yung scholarship na pinasukan mo? At parang nahihiratan ka. Kakayanin, Nay, para naman po may bawas natin sa mga gastusin natin sa bahay. Pasensya na, anak, kung ikaw pang gumagawa ng paraan para makapag-aral. At pasensya na rin kung hindi ka namin maipasok sa magandang paaralan. Wala po sa akin yun, Tay. Ang mahalaga ay matulungan ko kayo. Eh, para ano pa na naging panganay ako kung di ko kayo tutulungan? Ano ba yan, mahal? Pinapaiyak mo na naman ang mga anak mo. Ay, Tay, namin po ba? Ang perfecto yung exam namin sa balis. Sus, perfect daw eh, nakipag-awit. Ano yun? Ano, wala, Tay. Nakuhaga po si ate. Diyan mo nga ng tubig, Ate Maria. Baka mabuhay lang ito, nagpapalin yung pati natin. Kalita na lang dalawa. Ako naman ang pinakamataas sa map. Tay, si Neneng, master daw siya. Very good daw po siya kanina. Talaga na, ang galing naman ng bunso namin. Nako, baka drawing lang yan. Hindi oh. Oh mga anak, alam ko at kayo ay may mga magagandang balita sa akin. Ipagpatuloy niyo lang ha, para maganakan ako lagi sa magtatrabaho. Mami, kailangan ko na pong bayaran yung project namin. Magkano ba anak? 2,000 daw po, Mami. Okay, just call me if may kailangan ka pa para ipabot ko na kilay. Okay, Mom. Ikaw, Ford, wala ka bang kailangan? Wala, Ma. Kayo lang naman ni Daddy kailangan ko. I'm so malap sa gitna. Okay, Gareth. I'm on my way. Ano ulit yun, anak? Wala po. Okay, sabay na lang natin pag-usapan niya. Ayan, sige. Okay, ka lang, anak, ha? Hoy, Gwen! Bakit 2,000 hindi mo? Eh, sabi ni teacher ko, 50 lang daw. Gawang maingay! Eh, ano naman? Eh, di sana all! Tay! Nay, asan si tatay? Wala pa siya, anak. Bakit anong kailangan niya sa kanya? May babayaran kasi kami sa paaralan na eh. Bayad na loon namin yung junior yung 250. Kasi magkapatid naman daw kami kaya isang bayaran na lang. Kayo mo na lang, anak! Magpalit ka muna at tulungan mo si Igal niya na makisubi. Sige, Nay. Ayun, bawa naman pa ako. Mahal, parang matamlay ka. Anong problema ko? Oh? Sala na lang tayo mag-usap, mahal. Nay, wala na po wala tayong kape. Hey, mga anak. May masamang balitan ni yung tatay. Nagka-problema kasi ang kumpanyang pinapasukan ko at isakot sa mga natanggal. Huwag po kayong mag-alala. Malalampasan natin. O, Leticia, ba't ka nakatayo dyan? May problema ka ba, anak? Ay, oo nga pala. Ah, wala po yan, Tay. Ito na po yung tubig
ate, bukas na yung deadline ng babayaran namin. Huwag ka nang mag-alala, ako nang bahala. Bukas ng hapon yung bibigay ko sa iyo. Leticia, ito na pala yung pinapamigay niya at sabay ang bayad niyo para sa project. Salamat, Kuya. Mami, turuan mo nga ako sa homework ko. Medyo nahihirapan ako. Pwede ba, Nat? Si Yaya na lang tutulong sa'yo. Busy pa kasi si Mami. But Mom, ikaw gusto kong magturo sa akin. Asan ba kasi si Daddy? Anak, huwag na matigas ang ulo. Pagod si Mami, okay? But Mom... Gwen, I said go to your room. Si Yaya na lang tutulong sa'yo, okay? Palagi naman, puro work. You four, go to your room and stop laying your phone. Ano ba yan, Ford? Tigas na ng ulo mo? Give me your phone. Granted ka sa akin ngayon. Hindi mo na ako pinapakinggan. Ano ba problema mong bata ka? Ang tigas ng ulo mo! Mga bata, labas na at kakain na muna tayo. Dumating na rin ang daddy nyo. Daddy! How's your name, mga anak? We're fine, Dad. I'm so sorry I need to answer this. Here we go again. Sorry, I need to answer this also. I love kayo, mga anak. Hello? Oh, asan ang daddy niyo? As always! Umalis na naman po. Okay, class, let's give Leticia a big clap for attaining high grades for this school year and for being the scholar of this year. What happened to your grades, friend? This is not what I expected. Is there any problem? Sorry po kasi, ma'am. Alamin, baka namang pagkakamdaman kasi kanilalaman sa atin na sila magbabayad ako. Hay naku, Josefina, dami-dami kasi ng anak nyo. Balita ko na walang daw yung trabaho yung asawa mo. E di paano na nga ng pag-aaral ni Leticia at Junior sa private school? Kahit buhay nga naman. Ba't di na lang kasi sa public school tulad ng iba niyang mga anak? Eskola kasi ang mga yun. Ay naku, Josefina, kahit eskola pa rin ang mga yun, hindi niyo pa rin kakayanin. Alam mo, Josefina, gayahin mo si Kumarintina na kapag abroad. Kaya ayun, umasenso ang kanilang buhay. Oo, oh, Josefina, baka namang malugi itong pindahan ko lalo sa inyo. Pag-iisipan ko, Alin Min. Salamat. O, eto. Atay, kamusta na po ba yung paghanap niyo ng trabaho? Yun nga, anak. Wala pang nakahanap ang tatay. Nakutay! Kaya mo yan, ikaw pa. Tsaka tay, galing-galing mo kaya. Sigurado kami makakahanap pa rin ng trabaho. Magdarasal ka namin tayo. Ikwento mo nga, mahal, kung paano tayo nagkakilala at kung paano nabuo ang pamilya natin. Nagpunta si mga anak. Gumaganda ang paligid. Kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang tiyati, masilayan lang ang iyong tiyan. Oo, kay gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Thank you.
kayo dati. Wala na akong ibang maisip na paraan kundi ang mag-abroad. Nay! Titigil na lang ako sa pagkakaroon. Hanap na lang ako ng trabaho. Walang tinigil, anak. Kaya natin ito. Tandaan ang palaging sinasabi ni nanay. Alagaan niyo ang isa't isa. Adok, kumusta na pala kalagay ng asawa mo? Misis, huwag na kayo mag-alala. Dahil ligtas na sa kapamaganan niyo asawa ko. Ako naman po sa dinis na yung mabayaran dito sa sila. Kaya sila po na po yung gusto. So, hindi nyo lang po ang problema ay ligtas na sila. Kaya abog nyo na lang po sa Ay, magic!